guys, welcome back to my YouTube channel. Kaninang hapon, naisipan ko na mag-film kasi hindi talaga kaya. Sobrang daming ginagawa. Nag-aral ako, nag-edit ako, and late ko na naman na-upload kasi sobrang dami talagang gagawin. Ayun, at hindi na uubusan ng aaralin araw-araw. Ang hirap pagsabayin ng vlogmas at pag-aaral. So, naisipan ko dahil ang huli ko namang ginagawa bago matulog is mag-skincare routine. Isishare ko na lang siya sa inyo. And kung matagal lang kitang viewer, alam mo na nag-breakout ako ng sobra, as in, sobra talagang dami nung pimples ko noon. Pero medyo gumagaling na siya ngayon, magaling na pala talaga. Meron lang mga pimples na onting tumutubo, and normal naman yun, ganun. And meron pa ako mga scars dito, ayan, sa noo, pati sa baba, pero medyo nag-lighten na yan. And ayun lang guys, disclaimer lang pala bago tayo mag-start na yung mga gagamitin ko dito. Ayun, hindi siya sponsored. Ito talaga yung mga ginagamit ko at hiyang talaga ako dito. So, yung unang ginagawa ko sa skincare routine ko is nagbubura ako ng makeup even though na wala akong makeup ngayon dahil buong araw lang naman ako nasa bahay. Ito yung ginagamit kong pang remove ng makeup. Ito yung micellar cleansing water na Garnier. Ito yung color pink. For sensitive skin kasi siya, kaya ito yung ginagamit ko dahil sobrang sensitive ng balat ko. And meron pa ako isang ginagamit. Ito yung argan oil naman, yung bago ng Garnier. With argan oil kasi nakakabura talaga siya ng waterproof makeup. Ito yung hindi ko iniiwanan, lagi ko itong dala. Kung saan man ako magpunta, lagi ito nasa bag ko. Kung gumamit ng micellar cleansing water, maghihilamos na ako. And yung facial wash na ginagamit ko is itong Celetec Hydration Facial Wash. Hindi naman siguro halata kasi ang laki ng size niya. And yung isang facial wash na ginagamit ko is yung Gentle Exfoliating Facial Wash ng Celetec ulit. Ayan. Ito yung may mga beads na pula-pula dyan sa loob. And naka-exfoliate talaga siya. Every other day ko lang to ginagamit kasi hindi naman dapat nag-exfoliate araw-araw. And ang smooth-smooth niya talaga after mong gamitin to. So, maghihilamos na muna ako. Paghilamos na ako guys, and after ko maghilamos, magto-toner na ako. And yung toner na ginagamit ko is itong Celetec Alcohol Free Toner. Ayan, hindi mo talaga ako mapapagamit na ng hindi alcohol free kasi nagpapantala ko lalo kapag yung product malakas sa alcohol tapos nagiging pimples siya. Mag-toner, gumagamit ako ng moisturizer pero ngayon hindi muna kasi meron akong mga bagong pimples. Ayun, sa taas tsaka sa gitna. Ang pangit. Ayan. Kailangan kong maglagay ng gamot uli sa pimples kaya hindi muna ako gumagamit nito. And ito yung moisturizer ko na ginagamit pag wala akong pimples. Ito yung hydration ulit ng Celetec naman na triple moisturizing system. Again, hindi po ito sponsored. Ito lang talaga yung nakita kong the best at gumana sa skin ko. Ayan, dahil sensitive, hypoallergenic tong product na to. Kaya ito yung ginagamit ko. And yung isa pang moisturizer naman na mist na ginagamit ko paglalabas. Ito uli yung sa Celetec. Ayan, mist naman siya. So, ayun lang, itong dalawa lang yung moisturizer na ginagamit ko. Dahil hindi ako magmo-moisturizer ngayong gabi, dediretso na ako sa pag-a-apply ng benzoyl peroxide. So, yung benzoyl peroxide ko dito muna nakalagay sa maliit na container kasi nakainikulo yung benzoyl peroxide ko, yung mismong tube o yung product talaga. Insert na lang ako dito sa gilid na itsura niya. And nabili ko yun sa Lazada. Medyo pricey lang. 800 pesos, ganun. Kasi ngayon yung nagsagip sa akin sa pag-breakout ko, dun talaga gumaling as in. Siguro isang buwan ko lang ginamit. Nag-flat na lahat ng pimples ko. And siguro 2 days pa lang, nakikitaan mo na agad siya ng effect sa face mo. Sobrang ganda nun. Kaso pricey lang. Ayun, ang galing talaga, benzoyl peroxide. Siguro kung hindi ko yung na-discover, puno na pa rin ng pimples yung face ko ngayon. Ayun, kaya pinairam ko kay Kulo para sa kanya naman yung gumaling. Ko ng benzoyl peroxide, doon naman tayo sa scars ko dahil ito talaga yung major problem ko ngayon. As in, ang hirap niya talagang tanggalin, mawala sa face mo, lalo na nung bago pa to, yung after ko talagang mag-breakout, itim pa talaga siya na namumula, ganun. Pero ngayon, nag-lighten up na siya and sana magtuloy-tuloy. And yung ginagawa ko naman dito, thrice a week, naglalagay ako ng
lemon juice sa face ko, as in lemon lang. Ina-apply ko siya for 10 minutes. Then, babanlawan ko na. Then, after nun, maglalagay na ako netong Contract Tubex. Ayan, ito medyo pricey ulit. 600 pesos. Ay, mag-focus. 600 pesos to sa Mercury Drug to na bibili. Ayun, ang mahal niya para sa akin kasi 10 grams lang. Pero, okay pa rin kasi effective. And ilang months ko tong ginamit. Kaso lang ngayon, tinigil ko kasi parang nagkakaroon na ako ng allergic reaction sa kanya. Parang overuse ko, na-overuse ko siguro, ganun. Kaya tinigil ko na lang muna siya at nagbalik na ako ulit dito sa Sebo de Macho. Ayan. Itong Sebo de Macho, marami nagsasabi na hindi daw effective, marami din naniniwala. Pero ako, naniniwala ako dito kasi since high school, ginagamit ko na to. And it takes time lang talaga para matanggal niya yung scars mo sa face. Pero effective talaga siya. So, ayun lang. Ang last naman na ginagawa ko para sa skincare routine na to is gumagamit naman ako ng Vaseline o yung petroleum jelly. Ayan. Ito para naman to sa lips ko lang. Ayun. Kasi sobrang dry ng lips ko. Nakalimutan ko palang i-apply muna yung Sebo de Macho pero nakapaglagay na ako ng Vaseline dyan sa labi ko. So that's it guys, ito na aking skincare routine. So yung mga product na ginamit ko may or may not work for you. So bago ko i-end to, shout out muna kila Aileen De Los Reyes, Arlene Kat Hernandez, Bibe ng aking tropa, and Premi Jane A. So ayun lang, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And kung nag-enjoy kayo, huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe, and i-click niyo na rin yung bell button sa tabi niya para ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Ayun lang guys. Bye! Mwah.